Magandang tanghali po sa ating lahat. Nagbabalik po si Benjamin dito pa rin po sa Dolores, Quezon. At maswerte po tayo ngayon at kasama po natin dito ang isa pong representative ng East West Seed Company dito po sa Quezon, si Mr. Orly Pulido. Magandang tanghali po sa ating lahat. Ano po? At ako po si Orly Pulido, ang field marketing representative po ng East West na naka-assign po sa Quezon 2 at Marinduque area. Okay, partner Orly. Napansin ko meron ka dyang hawak na kakaibang klase ng kalabasa. Yes sir, ito po yung tinatawag natin na butternut type na butternut kalabasa. Hybrid po ba yan? Hybrid po ito, ang pangalan po nito ay Pia. Pia? Yes sir. Pia Worsbach po ba yan? Maari po kasi sexy po siya. Butternut po, peanut type po siya kung mapapansin po natin, kakaibang hugis ng kalabasa. Okay. So, ano po mga katangian ng inyong hawak na Pia na kalabasa? Ito pong Pia, pagka itinanim po natin, napakaaga po nitong pag-anihan. 60 to 65 days lang po, pwede na po tayong mag-ani. So, dalawang buwan at limang araw po, pwede na po? Pwede na po tayong umani. So, mga kababayan, napakabilis po palang maani nitong Pia. Hybrid po yan, Sir Orly. Hybrid po ito. At ang pinakamaganda po nito, maikli lang po yung gaway niya, pwede na po tayong mag-ani. Sunod-sunod po yung bunga niya. Oh. Tumitimbang po ito ng 1 kilo mahigit. 1 kilo, yan pong hawak ninyo, mga 1 kilo po. Yes sir, 1 kilo po, average po yan. So tama-tama po sa pagkain sa isang pamilya. Isang lutuan po. Isang lutuan ng isang pamilya. Opo sir. Ano naman po mga luto na po pwede po dyan sa Pia? Pwede po itong pinakbit, pwede pong ginata ang kalabasa, at meron po pong ibang process din po na ginagawa tayo dito. Okay, mas masarap po ba yan sa normal na kalabasa? Yes sir, napakaligat po nito. Napakaligat. Okay. Napakasarap pong kainin. Nabanggit po ninyo yung meron pa pong kakaiba o ibang gamit ng Pia. Ano naman po 'yon? Pwede po natin itong isama sa puto. Puto. Pwede po sa pilipit. Paborito po natin yung puto. Leche plan. Tinapay. Yung pong mga binibenta ngayon siguro sa mga panaderia, pwede pong lagyan ng halong Pia. Yes sir, pwede pong lagyan ng halong Pia. Yung ating pong mga kinakain dyan. Okay. So, sabi niyo po mabilis lang pong harvest yan, ano? Yes, dalawang buwan lang po at limang araw. At limang hindi araw po ba mahirap alagaan yan? Hindi po mahirap, sir. Hindi po mahirap alagaan to. Sige nga po, ipakita ko po Sir Orly yung ano po, ano, yes, yung sir, halaman niya. Ayun, napakalago po pala ng halaman itong Pia na ito. Malalaki po ang dahon. At yan, siguro po nandun po yung mga bunga, ano po, nakatago? Nakatago sir. Nakatago po, kasi po marami po pong... Ito po sir. Ay, ayun. Sir Orly, pakita po natin sa mga viewers natin. Kung mapapansin po natin, halos dikit-dikit po ang bunga niya. Dikit-dikit nga, so marami pala itong magbunga. So pag maraming bunga, marami rin ang kita sir. Kita. Yun, yes, yun ang gustong marinig actually, gustong makita ng ating mga viewers, ano? Okay, so sa isang hektarya po, mga gaano po karaming maitatanim na Pia? Sa isang hektarya po, pagka yung magtatanim po tayo, siguro mga 2 lata, hanggang 3 lata po. So mga ilang puno po pinag-uusapan natin? So 1,000 to 1,500 sir. Maluwag na po yun. Maluwag na po yun. Kasi po, dun po sa ibang napuntahan namin, pwede pong 2,000, pwede yes, pong 3,000. So dito po sa Quezon, yun po yung yun practice, po yung ano? Practice, sir. 1,500, 2,000 hills. Yes, sir. So mga ilang puno po, ilang bunga po sa isang puno? Average po sa isang puno, pwede po kayo mag-harvest. Pare-parehas po yung sizes, ano po, 1 to 4. Kaya po siya mag-ani. 4 fruits. Yes, so sir. So times, sabi nyo, 1 kilo? 1 kilo, so, sir. So 4 kilos... Tapos 1,500, o ilan po yun? 6,000 kilos. 6 tons po yung pwedeng ma-harvest. Ano minimum? Minimum po yun. E magkano naman po yung nabibili sa merkado? Sa merkado po, nag-average po ito ng 7 to 12 pesos. Lagay na lang po natin 10 piso sa 6,000. Meron po tayong 60,000 sa loob po ng... 60 dalawang days. Buwan, o 60 yes, sir. Days. So, napakabilis po pala. Napakabilis po. Mabilis yung pagkakitaan. Sir Orly, kumusta naman yes, po yung performance dyan sa laban sa mga sakit? Pagdating po sa sakit sir, napakatibay na po nito. Tibay po. Matibay po ito dun sa tinatawag natin squash leaf curl virus. Squash leaf curl. Leaf curl virus, SLCB. Yes sir. Okay, so napakatibay na po niya. Wala po palang ganung po problema ng yes, farmer diyan. Wala po kasi tayong po problema pagdating po sa pag-aalaga. So madali pong alagaan. Napakadali pong alagaan sir. Okay. So market po, kumusta po ang market? Yan po kasi lagi tinatanong ng mga farmer. Market preference, mas gusto nga po yung ganitong 1 kilohan lang kasi napakabilis po ng ano, hatiin siya, hindi siya kagaya nung sa iba. Depende po kasi sa market din yan, mayroong gusto 1 kilohan lang, may gusto rin naman yung malalaki. Okay. So yung ibang mga farmer po, kung medyo magiging interesado sila at mapanood nila itong video natin, pwede silang subukan muna siguro. Yes, sir.
Subukan po ninyo, mga kasama natin magsasaka, itong ating piya. Napakadali pong alagaan, sa looban po ng 60 days, pwede na po tayo mag-ani. Ano po? Sir, kung sakali pong mangailangan sila ng inyong technical assistance, po pwede po ba kayo? Opo sir, wala pong problema. Everyday po, pwede po nyo akong i-text. Ito po yung aking cellphone number, 0917-554-1334. Anytime po yan, pwede po kayo mag-text sa akin. At ako po ay pupunta po sa inyo. Okay. So sir Early, just to manage po expectation ng mga farmer, no? Yes, so mga gaano katagal po bago po ma-schedule, mapuntahan po yung mga farmer? Siguro po pagkawan hindi po masyadong busy, mga one day po o kinabukasan, pwede po kong pasyalan po sa inyo. Depende po sa schedule po namin. Sige, basta yung schedule po, no? Yes, sir. Yung maluwag po yung schedule ninyo at maluwag din po dun sa farmer. Okay, so Early, huling tanong na lang po, saan po available yung PIA na yan? Sa area ko po, sa teritoryo ko po, sa Sariaya Agri Center, pwede po kayong makabili. Sa Sariaya Quezon po yan, sa Lucena City. Ganun din naman po, pagdating po sa Gumaca Quezon, andyan po yung Indrinal Farmer's Mart, sa Lopez naman po yung RMR Agri Supply. Okay, i-focus nga po natin yung PIA, Sir Early. Yes, sir. Okay, so maganda. Maraming magbunga, pare-parehas, magagusto rin daw sa merkado. Yes, so, sir. Posible po na maging money maker din po itong PIA F1. Yes sir. Okay, so salamat po Sir Early. Maraming salamat po at magandang tanghali po.